sa mga mainit na balita ngayong tanghali. COVID-19 cases sa bansa, nasa 70,000 na. Department of Health naglunsad ng One Hospital Command upang maiwasang mapuno ang bed capacity ng mga ospital. Iloilo Province, Bacolod City, nagsara ng border dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. NBI planong ilipat ang kaso sa Maynila kaugnay sa Hulosulu shooting incident dahil sa issue ng seguridad. Papa founder Joel Apolinario na aresto na, kaso laban sa kanya inihahanda na. Ilang computer shops nahihirapan makasabay sa taas ng demand ngayong may pandemya. At abangan natin kung ano ang ipinagmamalaking butahin ng Bicolano na kung tawagin ay tinumok. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 22, 2020. At kami po ay narito ngayon sa North Avenue kung saan nasa bandang kanan ko po ang isa sa malalaking ospital sa Quezon City, ang Veterans Memorial Medical Center. Kabilang po ito sa limang malalaking ospital sa lungsod na nagdeklarang naabot na ang kanilang full bed capacity para sa mga pasyenteng may COVID-19. Kaugnay nito, magbubukas ng panibagong quarantine facility sa susunod na linggo ang lokal na pamahalaan na inaasahang aagapay sa punoang mga ospital dahil sa dami ng COVID-19 cases sa Quezon City. Sa ngayon, ang Quezon City po ang may pinakamataas pa rin na kaso ng COVID-19 sa Metro Manila na sumampa na sa 5,229. Sa buong bansa naman po ay nasa 70,000 na ang kumpirmadong kaso. Paalala lang po, laban lang at kaya natin to. At una sa ating mga balita, bukod sa mga naglalakihang ospital sa Quezon City, malapit na ring mapuno ng mga pasyenteng may COVID-19 ang tatlong pampublikong ospital na itinilaga ng lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, isang panibagong quarantine facility ang bubuksan sa susunod na linggo para umagapay sa mga punoang ospital. Narito ang report ni Joanne Nano. Limang malalaking ospital na sa Quezon City ang nagdeklarang naabot na nito ang full bed capacity para sa mga pasyenteng may COVID-19. Kabilang sa mga ito ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI, St. Luke's Medical Center, Capitol Medical Center, Veterans Memorial Medical Center at Philippine Children's Medical Center o PCMC. Pero bukod sa mga ito, malapit na ring mapuno ng COVID-19 patients ang tatlong ospital na itinalaga ng Quezon City Local Government. Ito ang Quezon City General Hospital, Novaliches District Hospital at ang Rosario Maclang Bautista General Hospital. Sa pinakahuling ulat ng QCLGU, lumabas na mula sa 103 na bed capacity ng Quezon City General Hospital, 8 na lamang ang natitirang bakante, habang 7 na lamang ang natitira sa Rosario Maclang Bautista General Hospital, habang puno na rin ng mga pasyenteng may COVID ang Novaliches District Hospital. Ngayon lang po ako umaga nakatanggap ng report na medyo nasa critical stage na po na kailangan na rin po nating aksyonan itong pagdami ng kanilang mga pasyentes. Bukod sa mga ospital, may tatlong quarantine facilities rin ng QCLGU o ang HOPE facility. Sa kabuuan, mayroon itong 500 bed capacity at sa ngayon, 95 na lamang ang natitirang bakante. Ayon kay Mayor Belmonte, isa pang quarantine facility na may 250 bed capacity ang nakatakda nilang buksan sa susunod na linggo. Inaasahang aagapay ito sa punoang mga ospital kung saan pwedeng dalhin ang mga pasyente na may mild symptoms ng COVID-19. Hopefully, itong mga facilities natin makakatulong sa pag-decongest sa ating mga ospital, lalong-lalo na kung hindi naman serious ang mga sakit na mga nasa mga ospital natin. So, ang ating layunin, our hospitals will just be for severe and critical cases.
Sa ngayon, ang Quezon City pa rin ang may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa Metro Manila na sumampa na sa 5,222. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglunsad ang Department of Health ng One Hospital Command upang maiwasan na umabot sa full capacity and designated COVID-19 beds ng mga ospital. At nasa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Aiko, paano ba itong One Hospital Command at paanong makakatulong itong inilunsad na programang ito upang maiwasan na mapuno ang mga designated beds ng mga ospital? Yes, Flor, sa pamamagitan ng One Hospital Command ay may networking lalabas ang mga ospital upang tumanggap ng mga COVID-19 patients na hindi na kayang i-accommodate ng iba pang ospital. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere Flor, nagbigay ng commitment ang ibang ospital gaya ng Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Hospital, sa May Pabella, sa Heart Center, at sila ay tumatanggap na rin ng COVID-19 patients. Ito nga ang naging tugo ng iba pang ospital matapos na magdeklara ng full capacity yung designated COVID-19 beds ng 15 ospital dito sa Metro Manila nitong nakalipas na mga linggo. For ang One Hospital Command ay pinangungunahan ngayon ni Undersecretary Leopoldo Vega. Sa napagkasunduan din niya sa pagitan ng mga ospital bukod sa 30% na dapat nilang italaga for COVID-19 cases, at kapag napuno pa ang mga pampublikong ospital ay maaari nilang i-extend sa 50-70% ang kanilang bed capacity for COVID-19 cases na severe at critical. Flor, ang mga mild at asymptomatic ay dadalhin na lang sa mga isolation facilities o yung mga tinatawag na temporary treatment monitoring facilities. Ang hakbang na ito ng DOH ay upang maiwasan nga na ma-overwhelm o mapuno yung mga ospital ng COVID-19 cases. Samantala, Flor, umabot na sa 70,764 ang COVID-19 cases sa Pilipinas. 1,951 dito ang bagong kaso. Sa 1,951 na bagong cases, Flor, 1,464 naman o 75% dito ang maitalang bagong kaso ng DOH kahapon mula sa Metro Manila. Dalawa rin ang death cases na nadagdag, kaya naman ang death toll na sa bansa ay 1,837. Floor 209 naman ang recoveries kahapon, kaya sa kabuuan 23,281 na yung COVID-19 survivors natin sa Pilipinas. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat, Aiko Miguel. Tag-ulat mula sa Quezon City. Pumapangalawa na ang Navotas sa mga lungsod sa bansa na may pinakamaraming kaso ng COVID-19. At kahit nasa ilalim pa rin ang 14-day lockdown ang lugar, libo-libo na ang nahuling lumabag. Mula sa Navotas City, may live report si Ray Pelayo. Ray, ilan na ba ang nahuling lumabag sa lockdown dyan? Aga, as of 10 a.m. To be exact, ay nasa 3,222 yung datos na ibinibigay sa atin ng local government ng Navotas City doon sa kanilang mga nahuhuling lumalabag dito sa lockdown protocol ng buong lungsod. At yung mga nahuhuli, karamihan dito ay yung mga walang face mask na lumalabas sa pampublikong lugar, at gayon din yung mga wala namang ginagawa, sa madaling sabi mga tambay. Yaan yung mga nahuhuli na lumalabag dito sa protocol ng lockdown ng Navotas City. Yung kanilang penalty, yung multa na hinihingi doon sa mga lumalabag ay mula 250 pesos hanggang sa 4,000, ang pinakamalaki na multa. Yung kapag ikaw ay nahuli na ikaw ay walang business sa labas o ikaw ay nakatambay lamang, yaan yung pinakamalaki, lalo na kung ikaw ay paulit-ulit na lumalabag doon sa paglabas ng wala namang sapat na dahilan. At ayon nga doon sa datos na ibinigay ng Navotas City Government, pangalawa na itong lungsod doon sa mga syudad sa buong bansa na may pinakamaraming COVID-19 cases. Nangunguna dito ang Cebu City na may mahigit 6,000 kaso ng COVID-19.
At kung ikukumpara naman doon sa kanilang population o residente na mahigit sa 900,000. Ang Nabota City mayroong population at around 250,000 at mahigit sa 1,000 na yung cases dito. Sumunod na dito yung San Juan, Mandaluyong, Pasay, Mandawi, Cebu at ang Maynila. As of July 20 ay nasa 1,236 ang COVID cases sa Nabota City na may mahigit na 600 active cases, habang mahigit sa 500 ang recovered and 77 na yung namamatay. Umabot na rin sa 150 patients ang dinala sa mga mega isolation facility ng national government dahil puno na yung mga isolation facility ng Nabotas. Mula ngayong araw naman hanggang July 31 ay may libreng COVID-19 community testing. Araw-araw ay 1,000 ang dadalhin sa Palacio de Maynila sa Malate para sa swab test. Lockdown testing naman mula July 23 hanggang 25 kung saan na priority ang mga minor de edad dito sa Nabota City kasama na yung PWD o persons with disabilities at mga senior citizens. Nasa 9,500 na yung sumalang sa COVID-19 swab test dito sa Nabotas. Mula 4 naman na teams ng contract tracers ay dinagdagan to ng Nabota City Government at ginawa na nilang 15 na grupo yung mga tumutukoy at kumakausap dun sa mga pasyente para malaman kung sino yung mga direktang nakasalamuha nitong mga nagpositive sa COVID-19. Agad dito sa ating likuran, isa ito sa mga checkpoint na isinet up dito sa Nabota City para tiyakin na yung mga papasok dito ay mayroong business sa loob. Kung ikaw ay may trabaho, pwede kang pumasok sa Nabotas. At yung mga taga-Nabotas naman na lalabas dito sa lungsod ay pinapayagan din provided na meron sila ang employment certificate o kaya naman ay company ID. Aga? Okay, maraming salamat. Ray Pelayo live mula sa Nabotas City. Nagsara na ng kanilang hangganan ang Bacolod City at probinsya ng Iloilo dahil sa pagtaas ng kaso ng coronavirus disease. At para sa detalye, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, may mga exemption ba yung border restrictions gaya halimbawa ng mga emergency cases? Kasama nga iyan sa ilalagay na exemption ng mga otoridad yung emergency cases at kasama din sa exemption itong mga cargoes at pagbiyahe or movement ng mga essential goods. Epektibo na simula kaninang alas 12 ng madaling araw ang border restrictions sa probinsya ng Iloilo at lungsod ng Bacolod. Ito ay dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Pansamantala munang ipinagbabawal ang pagbiyahe ng mga pasahero at mga locally stranded individuals sa mga lugar na sakop ng border restriction. Ayon kay Bacolod City Mayor Evilio Lunardia, hindi papapasukin sa lungsod ang mga pasahero mula sa isla ng Panay at probinsya ng Guimaras. Hindi na rin tatanggapin sa Iloilo ang mga manggagaling sa Bacolod City at probinsya ng Negros Occidental at Negros Oriental. Iloilo City has a basis to close ang probinsya ang man. Because kinanglan natin nga isa lang ang ating direksyon. Suspendido na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Dumangas at Estancia Port maging sa Lapus Terminal sa Iloilo City. Hindi naman sakop dito ang movement ng mga cargoes at essential goods. Wala pang petsa kung kailan tatanggalin ang border restriction. Sa ngayon, ang Iloilo ay mayroon ng 67 na total case, 22 active cases at 5 deaths. Ang Bacolod City naman ay may 27 na total case, 13 active case at 4 deaths. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno, live na nag-uulat mula sa Iloilo City. Nangako ang mga developer ng COVID-19 vaccine na magkakaroon ng malawakang clinical trials. Narito ang report ni Beverly Saizon. Tiniyak ng ilang drug maker companies sa isang U.S. congressional hearing na gagawin nilang malawakan ang pag-aaral sa pamamagitan ng maraming volunteers sa pagdevelop ng ligtas at epektibong coronavirus vaccine.
Nagbigay sila ng ulat sa Kongreso kung nasa anong estado na ang paglikha nila ng vaccine. Kabilang na dito ang mga kinatawan ng Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer at Merck & Company Incorporated. Johnson & Johnson is also committed to including diverse populations in our studies. We are still in the process of designing our phase 3 trials and ensuring diversity is a key consideration. For example, we plan to implement focused digital and community outreach to encourage diverse participation in our clinical trials. Isang grupo ng mga doktor ang nanawagan sa pamahalaan noong nakalipas na linggo na ibilang ang mga Black, Latino at Indigenous Americans sa design at implementation ng vaccine trials. Higit 150 vaccines ang nalilikha sa iba't ibang panig ng mundo upang resolbahin ang COVID-19 pandemic na kumitil na ng higit 600,000 buhay. Beverly Sison, UNTV, News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng kaso ang siyam na pulis na sangkot sa Sulu shooting incident na ikinasawi ng 4 na sundalo. Narito ang report ni Dante Amento. Pormal nang isinumite kahapon ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice ang rekomendasyon hinggil sa pagsasampa ng kaso sa 12 pulis sa Sulu. Kaugnay ito sa nangyaring Hulo-Sulu shooting incident noong June 29 na ikinamatay ng 4 na sundalo. Inirekomenda ng NBI na kasuhan ng 4 counts of murder at 1 count of planting of evidence ang 9 na pulis na sangkot sa shooting incident. Pero kami nakakalap na ebidensya na may nagsasabi na walang barel kung si Major Indamog nung binarel. Tapos doon sa CCTV, bigla na lang siya nagkaroon ng barel. Bukod sa siyam na pulis, tatlong opisyal pa ng PNP ang inirekomendang sampahan ng neglect of duty dahil sa issue ng command responsibility. Ito ay sina Police Colonel Michael Bayawan Jr., Director ng Sulu Provincial Police, Police Major Walter Anayo, ang Hulo Municipal Police Station Chief at ang hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit, Sulu Provincial Office na si Police Captain Ariel Corsino. Kasama sa mga isinumite ng NBI ang mga nakalap na ebidensya tulad ng mga testimonial at physical evidence. Nagsama-sama yun kasi na testimonial evidence, scientific evidence, ballistic report, autopsy report, yan ay pinagsama-sama ng mga nakalap namin na kami naniniwala na mayroong kaso dapat ihabla sa kanila. Ang mga kamag-anak ng 4 na napatay na sundalo at ang NBI na nagsagawa ng investigasyon ang tumatayong mga complainant. Sa ngayon ay nakahain na sa DOJ ang mga rekomendasyon kasama ang mga nakalap na ebidensya. Kapag nakakita ng probable cause ang DOJ, ay iaakyat na sa korte ang kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng National Bureau of Investigation o NBI na ilipat sa Maynila ang venue ng kaso kaugnay sa Hulo-Sulu shooting incident na ikinamatay ng 4 na sundalo. Narito ang report ni Dante Amento live. Dante, bakit ililipat sa Maynila ang pagdinig sa kasong ito? Lord, hinihintay na nga lang ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI yung formal na pagsasampa ng kaso sa korte sa pamamagitan ng prosecution panel. Kaugnay nga yan sa nangyaring Hulo-Sulu shooting. Kahapon, Floor, ay formal nang isinumite ng NBI yung kanilang mga rekomendasyon sa Department of Justice upang sampahan yung 12 pulis sa Sulu. Kaugnay nito, ayon kay Moises Tamayo, ang Regional Director ng NBI, Western Mindanao Regional Office, na nanguna sa pag-imbestiga sa insidente. Kapag nasa korte na ang kaso, hihilingin nila sa Supreme Court. Sa halip na sa Sulu ay ilipat ang venue ng kaso dito sa Maynila. Pakinggan po natin ang pahayag ni Moises Tamayo, ang Director ng National Bureau of Investigation sa Western Mindanao. We deem it wise na ilipat na lang. It's either sa Manila o sa Quezon City. Anyway, nandito naman ang akusado. At saka, so as not to expose our prosecutors and judges that will be handling the case.
Layunin nga nito, Flor, na hindi malagay sa panganib ang kaligtasan ng mga huwes o miyembro ng prosecution panel na hahawak sa kaso. Binigyang diin ni Tamayo may banta sa buhay ng mga ito na makakaapekto sa proseso ng kaso. Dagdag pa ni Tamayo, nasa Maynila rin ang ngayon ang mga suspect at gayon din ang mga witnesses. Sinabi naman ni DOJ Secretary Minardo Guevara na posibleng naman itong mangyari yung paglilipat ng venue ng kaso sa pamamagitan ng pahintulot mula sa Korte Suprema. Samantala, sa ngayon, Flor, ay ipinapasok na rin ng National Bureau of Investigation itong kanilang mga witnesses na nabanggit nga ni Tamayo ay nasa 20 ito. Na ngayon ay nandirito na rin sila sa Maynila at kasama nga sila kahapon na naghain doon sa rekomendasyon ng NBI ng pagsasampa ng kaso doon sa mga pulis ng Sulu. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat, Dante Amento, nagulat mula sa Quezon City. Ipinagbawal na ng pamahalang lokal ng Pagadian City ang pagsusuot ng helmet ng mga motorcycle riders sa lungsod. At mula sa Zamboanga City, narito ang ulat ni Val Villaflor live. Val, baliktad naman yata yan. Di ba dapat yung helmet talagang nagsusuot yan pagka nakamotor at pinalalagyan pa rin ng barrier sa pagitan ng rider at saka ng angkas. Ano ba ang dahilan yan? Parang naiiba yata yan, Val. Paliwanag mo nga. Tama ka dyan, Flor. Baligtad nga. Ngunit ang sinasabing dahilan ng alkalde ng Pagadian City ay upang matukoy o makilala nila ang mga gumagawa ng krimen sa lungsod. Kaya pansamantalang ipinagbawal ng lokal na pamahala ng Pagadian City ang pagsusot ng helmet ng lahat ng mga nagmamaneho at nakaangkas sa motorsiklo. Alinsunod sa Resolution 2020-059 ng Sangguniang Panglungsod, bawal na ang pagsusot ng helmet, bonnet, colored face mask, goggles at iba pang uri ng kasuotang magtatakbo sa pakat ng driver at passenger nito. Ngunit hindi kasali rito ang paggamit ng surgical mask dahil sa banta ng COVID-19. Ang atong temporarily suspend ang pagtaot o bisan kalo, pwede, kalo, helmet, face shield, eyeglasses, tanan din. Kinalan, makita mong nao. Ayon kay Pagadian City Mayor Samuel Go, ibinatay ang resolusyon sa rekomendasyon ng Pagadian City Police Office dahil sa patuloy na pagtaas ng insidente ng krimen na kinasasangkutan ng riding in tandem na kadalasang naka-helmet. So, pwedeng both killings, nakuha na sa CCTV kanan. Hasta pagkuyok-kuyok niya, iyang pag-surveillance sa kanin. Ang problema lang, magputol, mag-helmet. Pag human, mag-mask pag yun, mag-mask anak na helmet, nawa na dyan makita. Ng sabing urban barangay ng lungsod. Ipinagbawal din ang mga sira at hindi mabasang plate numbers. Nananatili naman, Flor, ang kautusan ng speed limit mula 20 hanggang 30 kilometro kada oras sa lungsod, kaya't walang dapat ipangamba sa aksidente ang mga motorista. At yan ang update sa Pagadian City. Balik sa iyo, Flor. Val, parang sa tingin ko may problema rin eh. Kasi mas mahirap makilala kung nakasuot ng surgical mask o naka face mask yung mga masasamang loob. Eh actually nga di ba nakikita nga natin nagtatakip ng panyo yung mga yan. Ano mangyayari diyan? Siguro ang mainam siguro diyan dagdagan yung police visibility doon sa mga lugar. Flor, ilalapit o idudulog natin yan yung sinabi mo sa alkalde ng Pagadian City. Ngunit ang sinasabi ni Mayor ko, pag naka-face mask ka sa floor, dadagdagan mo ng helmet, ay totally wala nang makikita sa mukha ng driver at ng passenger. Kaya ang rekomendasyon ng alkalde ay pansamantalang itigil mo ng paggamit ng helmet, subalit ang pwede lang floor ay face mask nang sa gayon
makita pa rin ang ilang bahagi ng mukha ng driver at ng passenger floor. Ay, nako. Mahirap yata yan. Maraming salamat, Val Villaflor, nagulat mula sa Zamboanga City. Sumasa ilalim ngayon sa seminar ang mga guro sa mga paaralan sa Marikina para paghandaan ang muling pagbubukas ng klase sa susunod na buwan. Plano ng lungsod na gamitin ang e-learning program ng isa sa mga paaralan sa Marikina na matagal nang nagpapatupad ng distance learning. At alamin natin ang detalye sa ulat na live report ni Vincent Arboleda. Vincent, bakit yan ang napiling gamitin ang e-learning program na ipatutupad dyan sa Marikina? Ela, itong Jesus de la Peña National High School kasi ay kilala bilang isang center for e-learning dito sa lungsod ng Marikina. Bago pa kasi Ela magkaroon ng COVID-19 pandemic, ay matagal lang ipinatutupad ang distance learning dito sa naturang paaralan. Kaya't meron na silang sapat na experience at modules para pagdating sa pagtuturo online at ganun din sa implementasyon ng blended learning flow program ng Department of Education. Ayon kay Antonio Andres, principal ng eskwelahan, 2013 pa nang ilunsad ang pilot program ng e-learning sa naturang eskwelahan at 2015 naman nang ito ay maipatupad na ng buo. Ito actually ay nilikha para dun sa mga walang kakayanan pumasok ng regular. Maaring sila ay may trabaho, maaring sila ay malayo ang lugar. At saka ito po ay sagot dun sa kakulangan actually ng kwarto noong mga panahon na yon. Kaya naman ang mga guro ng naturang paaralan ang siyang nagtuturo ng e-learning program ngayon sa mga guro ng 15 pang high schools sa lungsod ng Marikina. Nagsimula ang webinar sa e-learning para sa mga guro noong Lunes hanggang ngayong araw kung saan nasa humigit kumulang sa 500 na mga guro mula sa iba't ibang paaralan sa Marikina ang kasali bawat araw. Unti-unting nagiging handa ng mga teacher at nararamdaman namin yung kagustuhan ng bawat isa, lalo na ng mga teacher na gawin talaga, i-embrace o yakapin yung mga pagbabagong nagaganap ngayon, lalo na sa magiging pagtuturong online distance. Itinuturo sa naturang webinar kung ano ang mga kailangan ihanda at gagawin ng mga guro para sa implementasyon ng distance learning. Sa susunod na linggo naman ay magsasagawa ng simulation sa online class ang paaralan para maipakita sa mga guro kung ano ang actual na mga pangyayari sa pagsasagawa ng online classes gamit ang e-learning platform. Ela, ang Jesus de la Peña National High School ay pinopondohan ng Marikina LGU at balak nga din ng pamunuan ng naturang paaralan na mag-upgrade pa ng kanilang server para mas marami pang may accommodate na connections ang mga ito. Yan muna ang latest live. Balik sa'yo, Ela. Maraming salamat, Vincent Arboleda Live na nag-uulat mula sa Marikina City. Nagiging hamon ang supply ng computer at peripherals sa pagdaas ng demanda sa ilang stores sa Gilmore, Quezon City. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Kilala ang Gilmore Avenue sa New Manila, Quezon City bilang pabilihan ng mga dekalidad at murang computer at peripheral devices. Kumpara sa mga mall, mas mura ng 3,000 hanggang 5,000 piso o higit pa ang mga desktop at laptop na mabibili dito. Sinabi lang po kasi ng tropa namin na marami daw mas mura dito. So, kumbaga, ito po yung mga shops na trusted. Feeling ko tapat naman po yung price, kaya easy rin po para mag-take risk na bumili. Ang empleyadong si John Martin Sinuto mula sa Novaliches ay sinadya pa ang Gilmore para makabili ng computer na gagamitin upang makapagtrabaho sa bahay. Walang pinagkakitaan eh. Naisip na lang namin na mag-invest muna sa computer para makadagdag sa magtatrabaho po sa amin. Bunsod ng agarang pangangailangan, kinailangan pa nitong mangalap ng budget para sa 40,000 hanggang 50,000 pesos na halaga ng maayos at mabilis na desktop. Napag-ipunan na rin po gawa nung nakapagtrabaho naman po ako. Tapos yung kulang, ano na lang po, yun yung kumbaga hiniram muna kayo sa lola. Yung ganun po.
Ayon kay Fidel Jeffrey Lumen, manager ng isa sa mga computer store sa Gilmore, bagyang tumaas ang presyo ng ilang computer dahil sa taas ng demand o pangangailangan nito sa merkado. Karamihan na naghahanap ngayon is yung mga work from home. So ang in-offer namin sa kanila is yung mga laptops na mga entry level na although pwede na sa mga pang-student din. Although meron ding desktop. Batay sa presyo sa Gilmore, pinakabura na ang 15,000 hanggang 20,000 pesos na computer na maaaring magamit sa homeschooling. Habang ang mga kaukulang computer naman na maaaring gamitin para sa work from home ay may price range na mula 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Ngunit dahil sa laki ng demand sa computer, nagiging hamon ang procurement o pagbili ng mga stock mula sa mga supplier. Dumami ang demand kaya lang si supplier walang mai-provide. Kasi siguro naiipit din yung mga stocks natin dun sa ano bago ipadala sa atin. Kung baga ngayon halos lahat kung tatawagin mo, sa sobrang dami nagkaroon ng shortage po yung supplier mismo. Payo ng mga computer store operator, makipag-ugnayan muna sa pamamagitan ng telepono, website at social media accounts bago mag-walk-in sa mga pamilihan upang hindi dumagsa ang mga mamimili at makaiwas sa banta ng COVID-19. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa pagbabalik ng CNews, patuloy na sinisikap ng mga bumbero sa Lassen County Fire Station sa California ang hog fire na kumalat na sa nasa 8,000 hektarya malapit sa komunidad ng Susanville. Napinsala na rin ng sunog ang essential fiber optic cable na nakaapekto na sa linya ng komunikasyon sa lugar. Ipinag-utos na ang paglilikas sa mga residente ng Lake Forest bunsod ng wildfire. Naglabas na rin ng red flag warning ang mga otoridad dahil sa inaasahang pagtaas pa ng temperatura. Patuloy namang iniimbestigahan kung ano ang naging sanhi nito. Pinawalang bisa ng judge na humahawak sa pagdinig ng pagkasawi ni George Floyd ang inilabas nitong gag order laban sa apat na pulis na sangkot sa insidente. Narito ang ulat ni Clarence Shaughnessy. Matapos umanin ang objection sa gag order na kanyang inilabas laban sa mga defendant at coalition ng media organizations, pinawalang bisa ito ni Hennepin County District Judge Peter Cahill, ang huwes na humahawak sa pagdinig ng kasong kaugnay ng murder kay George Floyd. Nag-release ito ng gag order upang limitahan ang mga komento ng mga abogado at iba pang sangkot sa kaso. Wala pang aksyon ang huwes hinggil sa motion na ilabas ang body camera footage recording sa May 25th deadly encounter ni Floyd sa mga pulis. Humarap sa pagdinig sa pamamagitan ng Zoom teleconference ang pangunahing nasasakdal sa kaso na si Derek Chauvin, samantalang ang tatlo pang iba ay dumating sa korte kasama ang kanilang mga abogado. Batay sa ulat, wala ni isa sa kanila ang nagsalita sa courtroom. Clarence Shaughnessy, UNTV, News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinahagi sa publiko ng Duke and Duchess of Cambridge ng Bretanya mga bagong larawan ng kanilang panganay na anak na si Prince George. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng 7th kaarawan nito. Kuha ang mga larawan ngayon lamang buwan kung saan makikita ang nakangiting munting prinsipe. Padalang na makita sa publiko ang mga anak nina Prince William at Kate, ngunit naging tradisyon na ibahagi ang mga larawan na mga ito sa publiko tuwing may special na okasyon. Si Prince George ay third in line to the throne pagkatapos ng kanyang lolo na si Prince Charles at ama na si Prince William.
Sabay-sabay tayong matakam sa pagkaing Bicolano na inihanda sa atin ni Brian Baldarahe. Ang probinsya ng Camarines Norte ay mayaman sa mga nagtataasang puno ng niyog. Kaya hindi katakataka na kilala ang lalawigan sa mga lutong may kasamang gata ng niyog. At ang ihahanda ko nga ngayong araw, syempre, yung putahing may gata na tinatawag na tinumok o pinangat, na isa sa sikat na recipe ng mga Bicolano. Yan ang titikman natin ngayong umaga. Nandito tayo ngayon sa bahay ng mag-asawang Romel at Mirna Mancinido para ibahagi sa ating mga kaprobinsya kung paano ba lutuin itong recipe na tinumok na sikat dito sa probinsya ng Bicolandia. Tara! Mga kaprobinsya, bago tayo magluto ng tinumok, tatanungin muna natin ang mag-asawang Nanay Mirna at Tatay Romel Mancinido. Nanay Mirna, Tatay Romel, you're Bicolano ba kayo? Opo. Opo. Ilan taon na kayo sa Bicol? Bali, dito na po ako pinanganak. 64 years na po. Okay, kaya ibig sabihin, kung mo sila ay pure Bicolano, ay authentic at tubong Bicolano. Daddy, ito po, nasa inyo po yun kung gusto ninyo medyo maliit o malaki. Saka po siya tatalian isa-isa. Ano po ang purpose ng tali para hindi po siya maghiwa-hiwalay? Saka mo po siya tatalian. Then, ilalagay na po natin siya sa kaserola na may sapin na tanlad. Ibubuhos na po natin ang pangalawang gata po ng niyog. Lagay po natin yung sili at takluban po natin. Iluluto po natin siya ng 45 minuto or masigit pa sa mahinang apoy po. Mga kaprobinsya, titikman na natin ang tinumok o pinangat na lutong Bicolano. Tara, tikman na natin. Ang sarap nung yung kombinasyon niya nakasama yung murang nyog. Napakasarap nun. Plus pa yung tinaping sa kanya na kakanggata ng nyog. Napakasarap. Actually mga kaprobinsya, naging parte na po ito ng hanap buhay ng mga Bicolano. At isa nga sa binabalik-balikan dito ng mga turista ay itong niluto po nating tinumok o pinangat. Yan po, kasi napakasarap niya po talaga. At yan po ang ating patikim, mga kaprobinsya, ngayong araw. Mula dito sa Camarines Norte, ako si Brian Baldarahe. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kayo po ay aming inaanyayahan sa isinasagawang Global Prayer for Humanity Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayo manalangin sa Diyos gabi-gabi. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling mapanood ang CNews, maaari nyo itong balikan sa aming official YouTube channel. I-click lang ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya click subscribe and share. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mang panig ng daigdig. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.